Maligayang araw mga bata! Nariritong muli si Teacher Sheena para sa bagong aralin natin sa Filipino 2, Week 1, Module 4, Quarter 4. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang makapagpapantig ng mga mahahabang salita. Ang alpabetong Filipino ay binubuo ng mga letra. Ang mga letra ay nahahati sa limang patinig na A, E, I, O, at U. 23 katinig na B, D, G, H, K, L, M, N, and G, P, R, S, T, W, Y, at ang hiram na mga letra na C, F, J, N, Q, V, X, at Z. Ang patinig at katinig kapag pinagsama-sama ay makabubuo ng pantig. Ang pantig ay ang pagsasama-sama ng letra. Halimbawa, M at A kapag pinagsama ay ma. B at A kapag pinagsama ay ba. Ilan pa sa mga halimbawa ng iba't ibang kombinasyon ng pantig ay? A-nak, anak. Letra lamang na patinig ang nasa pantig. Gu-bat, gu-bat. Mga letra na katinig at patinig ang pumubuo rito. Si, siw, sisiw. Mga letra na katinig, patinig, at katinig ang bumubuo sa pantig. At pa, rang, parang. Mga letra na katinig, patinig, katinig, at katinig ang bumubuo sa pantig. Ang salita naman ay ang pagsasama-sama ng pantig o mga pantig. Halimbawa, ma at ma, ito ay mama. Ba at ka, baka. Ang pagpapantig ay ang paghahati-hati ng mga salita sa pantig o mga pantig. Halimbawa, masayahin. Ma-sa-ya-hin. Ang masayahin ay may apat na pantig. Naririto naman ang kayarian ng mga pantig. Una, ang magkasunod na dalawa o higit pang patinig ay hiwalay na pinapantig. Halimbawa, uupo, u-u-po. Paano? Pa-a-no. Sumunod, ang magkasunod na katinig sa loob ng isang salita ay pinaghihiwalay. Ang una ay kasama sa patinig na sinusundan at ang ikalawa naman ay sa patinig na kasunod. Halimbawa, tukso, tukso. Takpan, takpan. Ikatlo, sa hiram na salita, ang magkasunod na katinig ay parehong kasama sa kasunod na patinig. Halimbawa, sobre, so-bre. Pobre, po-bre. Nakatutulong
ang pagpapantig sa tamang pagbigkas at pagbaybay ng mga salita. Sa pagpapantig, ang magkasunod na dalawa o higit pang patinig ng salita ay hiwalay na mga pantig. Halimbawa nito, salita, kamatis. Paano ito pantigin? Ka-ma-tis. At bilang ng pantig sa isang salita ay tatlo. Singkamas. Sing-ka-mas. Tatlo ang bilang nito. Kalabasa. Ka-la-ba-sa. Apat ang pantig na mayroon ang salitang ito. Halimuyak. Ha-li-mu-yak. Apat muli ang mayroong pantig sa salitang ito. Eskaparate. Es-ka-pa-ra-te. Lima ang bilang ng pantig sa salitang ito. Para sa gawain ito, piliin mo lamang ang letra na may tamang pantig sa bawat larawan. Ang pangalan ng unang larawan ay elepante. Ano ang tamang pantig sa salitang elepante? Magaling! Ang letra ng tamang sagot ay letrang B. Elepante. Paano ang tamang pantig sa larawang kutsara? Magaling! Letrang A. Sa ikatlong bilang naman, kaldero. Tumpak. Ito ay letrang C. Kaldero. Ikaapat, palanggana. Sagot mo? Mahusay. Letrang A. At ang huling bilang, telebisyon. Tama! Letrang B. At ngayon naman, ibigay mo ang bilang ng pantig ng mga salita. Para sa unang salita, sinampalukan. Tama! Lima nga ang pantig sa salitang sinampalukan. Ikalawang bilang, hamonado. Magaling! Apat na pantig. Ikatlo, afritada. Mahusay! Apat muli. Ikaapat, ginataan. Tama! Apat ang pantig. At para sa huling bilang, adobo. Tumpak! Mayroon itong tatlong pantig. Sa pagpapatuloy ng ating leksyon, naririto ang ikalawang aralin. Pagbasa ng mga salitang madalas na makita sa Paligid at Batayang Talasalitaan. May mga salitang madalas na makita sa paligid. Maaring ito ay mga karatula na nagbibigay ng impormasyon, paalala o babala. Ang mga batayang talasalitaan ay salita na ating pinagbabatayan sa mga nababasa natin sa ating paligid. Halimbawa, magsuot ng face mask. Ang salitang magsuot ang maaaring batayan kung ano ang dapat na gawin para makapasok sa isang gusali
o establisimiento. Halika't basahin natin at unawain ang maikling kwento. Isang araw, isinama si Aaron ng kaniyang nanay upang dumalaw sa kaniyang lolo at lola. Sumakay sila ng jeep. Nanibago siya sa kaniyang nakita. Dahil ilang buwan din na, hindi siya nakalabas ng bahay at nakapunta sa lola at lolo niya dahil sa pandemya. Napansin niya ang mga plastic sa pagitan ng bawat pasahero na sumasakay sa jeep. Nakita din niya ang kanilang paaralan, pamilihan, simbahan, munisipyo. Sa lahat ng gusali ay makikita ang nakalagay na paalala sa pagpasok doon. Pangkaraniwan niyang nakikita ang mga salitang magsuot ng face mask, magsuot ng face shield, isang metro ang layo sa bawat isa, mag-sanitize gamit ang alkohol, at marami pang iba. Napansin din niya ang mga karatulang, dito ang babaan at sakayan, bawal ang pumarada dito, tamang tawiran, bawal tumawid, at iba pa. Sa gawain ito, bilugan ang pangalan ng mga larawan na nakita at nabasa ni Aaron sa kwento. Unang larawan, ito ba ay A. Pamilihan, B. Paaralan, o C. Simbahan? Sagot mo? Mahusay! Ito ay C. Simbahan. Sumunod na larawan. Ito ba ay A. Pamilihan, B. Paaralan, o C. Simbahan? Tumpak! Ang letra ng tamang sagot ay A. Pamilihan. Ikatlong larawan. A. Pamilihan, B. Paaralan, C. Simbahan. Tumpak! Ang tamang sagot ay B. Paaralan. Sumunod. Ito ba ay letter A? Magsuot ng face shield? B. Magsuot ng face mask? O C. Mag-sanitize gamit ang alkohol? Mahusay! Ito ay letrang B pa rin. Para sa huling bilang, ito ba ay letter A, magsuot ng face shield? B, magsuot ng face mask? O letter C, mag-sanitize gamit ang alkohol? Tama! Ang tamang sagot ay letrang A, magsuot ng face shield. At dito nagtatapos ang ating maikling pagsasama, ngunit puno na naman ng napakaraming bagong kaalaman. If you want more educational videos, please share, like, subscribe, and click the notification bell. Happy learning!